Corp, pinaagyo sab sa EPT Media Services. So, it's a beautiful sunny morning here in Bicolod City. It's a sunny morning here in Bicolod City. It's already October 11, 2015. Pila na lang kaadlaw ta, Silbert, Pasko na. Pila to ang countdown? 78 days, 76 days. No? Para Christmas. So, Cancer Matoy, advance happy Christmas ni mo, kung si pamilya, ang ako niya pinaskuhan po hon. Yung nauna na dyan. Okay. Dayon, karong panahon na, ang atong kapihan sa Libolog, atong ipaabot, ang ato ang mga pinasibunga bisita karong buntaga. Si Congressman Rosendo Dodoy Labad-Labad, on the way na to, kaloy sa Diyos, bigkan sa gisukan sindangan, atong paaboton. Kaya ni-confirm na to last time, o ingon man, ang iyang staff, si Ma'am Loni. And then of course, atong ipaabot din ni si Police Superintendent Rocky Laungayan, ang Deputy for Administration, no? Nga atong ipasalamatan si OIC Provincial Director na si Redentor Tosto sa Philippine National Police sa Buaga del Norte na bisan og tuwa dito sa General Santos City karong mga panahon na isanong siya sa atong imbitasyon pinaagi sa iyang pag-commit na ipadala diri karong buntaga si Police Superintendent for Administration Rocky Laungayan. And then ako i-greet lang po si Police Police Inspector Charis Yabo sa iyaang kanunay na pag-support o pakitambayayong sa atong kapihan sa Dipolog when it comes to inviting our distinguished no, uniform men in the Philippine National Police. Dere sa atong lalawigan sa Buaga del Norte, atong yung katambayayong kanunay si Ma'am Charis Yabo sa Philippine National Police. Although only siya, kanunay na siyang tabang nato sa atong kapihan sa Dipolog when it comes to inviting sa ato ang mga men in uniform sa Camp Amak, Sikaya, Bicolod City. Dayon, atong ipaabot diri ang atong mga panelist karong buntaga, si Constroda sa Philippine Information Agency, si Konsehal Ruben Ligorio nga magpista karong October 13 sa Barangay Torno, advance happy fiesta mampe kang Russell Ligorio o kang Bukong Mukang o si Muking ya, sa Barangay Torno ng Gambayan sa Dipolog. And then of course, I don't know kung makaari ba rin si board member Ronilio Boyle o dilin to busy sa iya ang mga appointments outside sa iya mga indigents ng mga constituents. Si Inday Gina kuno o si Inday Kitsa pato yung pahingan lang. Dayon, of course, si Julius Salaberia, ang ato ang CPA panelist from the DTI, na hinapunta na mutungha na to siya karon, pasing humana ila ang final sa pastoral class nila sa Andres Bonifacio College. Really available si Edgar Soronda. Isa ito na miss out. Si Ponce Roda, mana na itong roll call. And of course, ang ato ang bang-iitan na ito na panilistere na full of wisdom kanunay. And we appreciate it very much. And enjoy siya as panelist sa itong kapihan sa Dipolog. Daghan kita makutlo niya based on experience aside from readings, no? Ang atong dean sa College of Law, Jose Rizal Memorial State University, Dipolog City Campus, o ingon man, former congressman sa atong segundo distrito sa Lalawigan sa Sambuanga del Norte, si Attorney Rosilier Matoy Marinaga. But before anything else, ayan na po siya ipa-pag-greet, karumbuntaga, ako unang i-acknowledge rin ang ato ang special events team sa itong kapihan sa Dipolog sa kanunay, nga niya, nagsuportar na ito, nagservisyo kauban na ito sa itong kapihan sa Dipolog. Kaya kining kapihan sa Dipolog is a public affairs program. Nagservisyo kita alang sa katawhan, naghatod kita og husto, tukma na impormasyon aron sa masayod ang itong katawhan. Wala tayong political leanings diri. This is an independent program, neutral ta, and then of course, objective. Ang ato discussion diri sa itong kapihan sa Dipolog. Bisag ang ato mga personalities diri, like lain o mga political affiliation, mga religious na mga kuan, kananaang organization. So,
ato nang i-appreciate so much nga ang kapiyan sa Dipolog nagpabilin kita dili nga nagbarog alang sa kamatuoran. So thank you so much ngadto kang Mr. Silbert Adriatico Dogoyano, ang atong IT director nga mao inagdala sa atong live streaming www.rmdipolog.tv.com o ingon man sa ato ang pag-upload kanunay matag Domingo nga tanan sa atong YouTube. Ang atong YouTube naadi ha, click lang mo sa kapihan sa Dipolog tanan nga edisyon naadi ha sa ato ang YouTube kauban sa atong lain-lain nga mga bisita matag Domingo nga tanan. Thank you so much Silbert Adriatico Dogoyano. Palakpakan ato tayo ato bang ang kanang ato pong kanang kamera di haro makita pong utsapon pong kagwapo. And of course tandem man silang duha. Usahay man duda man tani lang duha. Ha? Oh, riding in tandem. Sitting in tandem ni sila ang patag-Domingo nga tanan. Si Tax Lumbang ang may nagdala sa atong tiyo sa kaninan sa ato ang EXTR 981 AM o ingon man sa atong IFM 94.1. Thank you so much, Tax Lumbang. And of course, dito sa atong station si Dami Lumon. Ang kanunay, isang dilip makita din ang kaoban nato sa mga pictorials, pero si Dami Lumon, o iyang i-off dito sa istasyon, wala, wag ita, we are nothing here sa ato ang Camila Hotel 1, Sunburst Fried Chicken, ang atong official video. So, daghan kay salamat, Dani Luod, o ingon man, pinagi sa atong station manager na si Mr. Edgar Dagumo. Ako na po i-greet si Ruji Montera nga, musunod at iyang tulumanon sa atong tulumanon, napunta nga, hindi yung tao sa hay mapudlan, no? Pahagyuhon na tag, isang lagong, kanapang, pura ba, kanang una, maski na po, Sir Matoy, na pakapili yung una, B, ano ba? So, o palitan mo lapas tag 5 minuto, sinauta nga dili tapot na ni Dani Luon o ni Roger Montera kay importante nga itong mga bisita, no? And this is a very informative forum also nga makuha ng mga news. Okay, so thank you so much. And of course, si Martin Dalugdong nga kanunay nga nagtabang sa itong kapihan sa Dipolog. Ako nang ipag-greet si Sir Matoy Dere, karumbutaga, ayan ako i-acknowledge ang atong mga major sponsors na mo'y nagdalaw kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan. Sir Matoy, please. Salamat din ka atong mga paminaw karon no, sa atong programa. Have a happy Sunday. O mura o sa imong gingon nga maintag nga mati sila kay may maning atong topic karon no, ang usabahin sa recent nga kidnapping no, ang prison order. Kaya kita doha bahin sa politika na umarin yun si Congressman Dorio Labanabad. Ang ato lang din nga, kung sa inyo itong mga pangutan ha, bilang yung taasab doon sa uban nga, there is a political color need, no? Okay. Kita nang utan na lang man taas ha, kung sa itong madungog sa mga katawan. Pugira mag ita mga utan ha? Mga messengers naman ta sa mga katawan, kaya hindi man ang mga katawan yung makapangutana nila directly, kita may naanirigod. Okay, pero nagsabalo sila nga, nata sa programa sa kapihan sa Dipolog, kaya ito Sunday, matos pa nila nga. Muna nila mga observasyon, kung sa po, how valid is their observation? Since we are inviting people who are really in the know-how, so muna nga, nalipay lang ako nga, karong butaga, mga hindi sila, so at least, it can give us development, no? Muna nga, sa rin yung kumunta nga itong ihan nyo dito sa kapihan sa Dipolog, whatever questions we will ask, there is no, it is not stated in political color, but only what the people are trying to ask. Thank you, okay. So, pwede ko na gamay, sir. Alangan magsabog, mangutana lang ta, sir, na ang pabor na po nila. Imang tao lip service ni Ray, kaya imang punta mga sinuhulan. So, unsay itong mga pangutana na rin, hindi ka na sa mga katawan, mga feedback na hindi sa katawan. Unang naanga. Ato lang putang pasapton ato mga katawahan kay neutral man kita diri as always. Ato gani encourage din nga do na magali mga questions nga medyo kulang tuba so ini angayan ti pangutana ika no less text you no then we will read. Okay, so thank you so much sir no. Ato yung pasalamatan ang ato ang mga major sponsors nga mga nagdala og kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Live kita sa atong official video diri sa Sunburst Fried Chicken, ground floor Camila Hotel 1, ang bayan sa Dipolog may kamera niya. So, daghan kayong salamat kadto sa Janos Marketing. Ang Janos Marketing na maligya sa dedain ng mga spare parts, sama sa Isuzu, sa mga sakinan, sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi,
Hyundai o kuban pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Charles Marketing na mahitang sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Ditolog, matawag sa telepono number 212-1148 o ipanagiyahan ni Honorable former ABC President Charles Yeo, ang barangay kapitan na kinaksusgan sa barangay Diputat ning Dakbayan sa Ditolog. Mapan ang Charles Marketing. Dagang salamat nga ito kang Honorable Roberto Y.O.I., Provincial Governor sa Zamboanga del Norte, ato ning bagong kaplag sponsor sa atong anniversary na ito ng uniform sa atong kapiyan sa Ditolog. Thank you so much through the effort of Mr. Roberto M. Pinsoy, atong Executive Assistant for o ingon ba, Provincial Information Officer Designate sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much. Dagang salamat na ito kang Honorable Senen Alvis Angeles, ang atong Vice Governor and Presiding Officer sa Kuliang Panaluligan sa Zamboanga del Norte. Ang session sa Kuliang Panaluligan, mahitabo matag Lunes sa hapon sa may alas dos ang takna diha sa Kuliang Panaluligan Session Hall. Pinaagi sa pagpangulo ni Vice Governor o Presiding Officer Honorable Senen Alvis Angeles. Thank you so much nato sa ang former Governor Rolando E. Yepes na nagdala sa panultihon una sa tanan ang katawan. Ang si former Governor Rolando E. Yepes bumalik paglansar pagka-gobernador sa Tumaluwigan sa Zamboanga del Norte karong 2016 elections. Dagang salamat na ito kang Honorable Julio C. Napikit, Presiding Officer Creative Board sa Kuliang Panaluwigan sa Zamboanga del Norte, pagpingitan na abogado sayon kay duulot, sayon po pangitawon dihara sa Exposition Hall matag Lunes sa hapon na tanan. O kusap, dagang salamat nga itong Honorable Romulo P. Suliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation, pinakabisi nga committee ba diha sa Kuliang Panaluwigan, mawang Committee on Finance and Appropriation ni Honorable Romulo P. Suliva. Thank you so much nga ito sa GNP Fruit Nursery and Lumber Dealer, sales fruit seedlings at a very reasonable price. Ang fruit nursery na imutang sa Barangay Lingasan, Bulanco, sa Zamboanga del Norte na maligya usap o lumpers, ang GNP Lumber Yard na imutang sa Barangay Galas ng Dakbayan sa Ditolog. Ang GNP Fruit Nursery at Lumber Dealer is owned and managed by Mr. Porterio Necesario. Dagang salamat na ito sa National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Elizabeth Bichay Ladaga, Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP Cagayan de Oro City na nagkanayon, dili mutanon o kahoy ilawom sa mga transmission lines, hadoon o ilawom sa transmission lines o ingon man dili magtukod sa mga balay sa hadoon o ilawom sa transmission lines. Kay haron dili makuruntihan, simba ko na yung mga kilat o uban pa mga disgrasya at kalamidad. So, a message of concern coming from NGCP. Dagang salamat ng ito kang Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent sa Department of Education sa Zamboanga del Norte Division. Mag-ulang, last week lang sila nagpahigayon sa ilang Provincial Teachers Summit. Pagkabibuha kayo din sa nakwesting pulog na nagpuan sila kanang street dancing, no? Ethnic attire. Bibo kay mga maestra, mga maestro, din sila sa nagtapok sa nakwesting sa pulog. Usad yun, apito sa kasimana pito ka daw tax? Okay. In celebration of the International Teachers Day, no, World Teachers Day, last October 5. So, mabuhay ang mga maestra, mga maestro, kay teaching is a the mother of all professions, Sir Matoy, kay mga asawa, maestra man. Basta ko, apil mo ba na? Yes, so, interlude ka. So, Mona, walay mga maestra, walay mga maestra, walay mga doktor, inhinyero, nurse, kanang engineer, o uban pa ang mga profession. So, it all started with the teacher. So, Mona, nga atong, we should honor and respect and love our teachers. Ilabi na katong nasa elementary, kay Monay Gamol, okay, sa itong pagkatao. Nakita na ako sa Facebook din ang mga maestra na pabibigil, no? Pero hindi na pagkutan dito nga, increase our salary. Kita kinalam dia pun, actually banau, actually terbawa. The most abused profession, teaching, teacher. Kay mananong teacher, kumilek nga mag-election teacher,
mag-clean up, teacher. Tanong programa sa gobyerno, naatakot na karoon, napin lang ang pagpakuna di Hormeng, teacher. Sila dahil blame mo nung ganun mga ito mo. Hanapin pa sila sa away sa di Hormeng sa DOH. Okay, so thank you so much. Also, natukang Attorney Junal Junior na pikit, mag-initan ng abogado, City Councilor sa Sanguliang Panlungsod sa Gakbayan sa Dipolo. Makita kanuna niya sa itong session hall si Attorney Junal Junjo na pikit. Also, dagang salamat nga ito ka Mr. Geoffrey Sayas, atong Community Environment and Natural Resources Officer kung sentro sa DNR Santa Isabel Dipolo City. Dagang salamat nga ito ka Mr. Mohamed Asan Anjo sa kanunay nagsuporta sa kapiyan sa Dipolo atong Provincial Agrarian Reform Program Project Officer 2. Si Mr. Mohamed Asan Anjo sa DAR Santa Isabel Dipolo City. Daghang salamat ato kang Mr. and Mrs. Ben Ligados Tagiya o tagdumala sa Benless Arts and Garments. Accepts t-shirt printing, streamers, billboards, banners, rubber stamps, athletic uniforms o uban pa sa makatarunganon na presyo. Ana, mangmutang sa Osminia Street, no? Nindang bayan sa Dipolog ang Benless Arts and Garments. Daghan kayo salamat, Mr. and Mrs. Ben Legados. Daghan salamat ng tukang Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, sa Rachel William and Jennifer Keane sa Oma County, Northern Ireland. Mugrit good food ko o good afternoon. O good afternoon ng to kang lady sa Kingpa Medical City, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. God bless you. And of course, ako i-greet ni ako mga bagong kaplag ng mga suki sa itong kapihan sa Dipolog. Naminaw karon sila niya sa ato ang merkado publiko o guban pa maglanag-lanog matang Domingo Matanan. Apin na niya ka ng mga sastre niya sa Mansmart o katong. Masana na ang sastre niya tapos Mansmart? Gani? Dantri. O, kanan sila niya, linya na niya, galanong-ganong, matag-Domingo nga tanan ang kapihan sa Dipolog. Appeal na dito sa merkado publiko. So, naghantay salamat sa Sitas Beauty Parlor, anamay mo lang sa Dipolog City Public Market, no? Nani ang mga beautician na maayo kayo magpagwapang magpagwapo mo at tumo sa Sitas Beauty Parlor. Nani ang mga beautician na to, si Emily Alilong, si Gian Kirobin, si Ira Kirobin, si Arthur Patagok, o iyon man si Analisa Velasco. Ipanagihan ni Sita Kirobin ang Sita's Beauty Parlor ang namahintang sa Dipolog City Public Market. Kung mag-home service mo, tawaga lang ang cellphone number 0910-3472-885. Mawag ka na ang Sita's Beauty Parlor. So, naghantay salamat sa inyong pagpaminaw dito rin at ang Domingo Matanan sa itong kapihan sa Dipolog. Sir Matoy. Kalayigod kay nang imong bagong kaplag din kay they would like to be informed, no? Kay ang atong community will be strong o mga tao are informed. No? So, hindi na nga gulotin din sila nga mamati rin sa atong kapihan sa Ipolo. Basing po siya nga pinag-ipot sa imong mabug na mga tunog, no? Iupo na nga tunog. So, salamat kay Sir Matoy sa imo ang unsay nga na appreciate pag appreciate ko nohay pero ubang nagani ko so ako kani niya yaman diri ako sa acknowledge ni no kani siya mo ni siya ang ako ang padlungon nga friend nga usay mag-away ni kanunay ang atong manager sa Philippine Information Agency si Mr. Alfonso Pons Roda o kani niya tingog dead moron na ganang bedroom voice no okay, salamat ito may buntag sa itong mga suking ang ating paminaw, Joel, sa itong kapihan sa Ripolo, matag-dabing yung matanan. O isip pa suna, happy birthday sa akong makauban sa GES number 15. Diyan sa puro kakao minaw, si Brad Nicasio Augo, kanil sa ulog siya kadalong natauhan karong ato. Ugusap kang Eric Balansag, ang anak sa mong kauban niya po sa GES 15. Nga nagsaulog sa siyang ika-kwarinta katuwing nga daw-dawan karong atlawang. Ang kanyang duha, happy birthday. Thank you so much, happy birthday sa gigreet karo ni Pons Roda.
And then of course, atong pamukaw portion sa atong kapihan sa Dipolog. Boys, na atong ipa-ambit ang mainit tayo ng kape, pamukaw na itong portion. Atong mga gisugdan last week, no, last Sunday. Karong buntaga, atong una ipaybalo nga, karong bago doon ay media forum, ang Department of Health, o kalabigit sa Provincial Health Office at sa Biyernes, dito sa Taplasa, wala ka-absent ka. Naghiskot ba sa filariasis, dengue, vaccination o ginuman at ikagugtan nga deworming. So natagam na ang taga DOH, na taga Region 9, dito sa Poising Pagalian City, kay nagugot na itong deworming, o sila pa naman nag-mass hysteria, it's because lack sila sa information dissemination. Sa servisyo publiko din, wala gini yung natagam. Kaya kung matagam sa muna na hinunggan yun din at tumutunol sa itong servisyo nga huwag ipaabot na katawan. So kung sa ikakulangon, atong panikamusan nga makurekan, pero dili kay undangan. Correct. Parihar din na nagsawa, kaya sa PNP, dagan ko ng mga buluyago niya. Pero titilar lang yun, kung atong yung sabayon, dili man siya tibukan. Yun naman, makatiklar lang sa imahe sa institusyon. Pero yes, but sometimes you must be humble enough to admit also yes. Some of our misgivings or some shortcomings, and all that I feel that we just brush it away, no? Para ang mga publiko, ang publiko po, mutabang po na to, no? So, mapagyuko mo nga, sometimes you admit it, really nga, hindi na to mahimo, no? And then, nga itong button nga, you have to continue studying nantod nga, may problem nga ito sa isyo. I think that's the best way, no? Thanks, good morning, nantod kang Joel Kwan. How are you, my friend? You can see us at Land of the Milk and Honey. Oh, yang atay, Rob. Morong ito na sa abroad. Okay, so, mauna ito, bisita pa din sa ito ang kapiyan sa Dipolog sa itong official video na pinamatiluan. Likan sa abroad. Likan sa abroad. Sige, sir, matoy. Katawa si Joel. Okay. Dito po ikan siya po lang ito ang dayon, atong ihiskutan. Dayon, gawas ana, atong ihiskutan kabahin sa bagulang na nagtabo international issue na magundi. Kini pagka-kidnap ni former Italian priest, missionary priest, no? Nga si Father Rolando del Torcio or del Torcio. Del Torcio. Del Torcio. Okay. I don't know, ha? Correct me if I'm wrong sa akong pag-pronounce kay Murag, isun mag-ukayo ni ito ko na French, ito ka Italian. Labaw na yung Italapin, no? Ay, pinay raman ka. Pinoy na din, sabang karoon siya, Da Vinci, no? Itong masal, Da Vinci mo na, di ba? Leonardo Da Vinci. So, kini siya, Ronaldo de Torcio. Sure. Italian man. Okay. So, nasyak ka tanan. Piyesta mo ito rin tabo ka ng gabi. Ngayon, bold kayo ang nag-kidnap sa maong former Italian priest. Tungon kay wakit sila kamaskara, no? Dayon, sa ito pa, wala sila kamaskara, dayon, ang kito ko naupan ato, to ang customer na daan mismo niya dito sulod sa iyaang your choice, pizza, no? Resto. As far as I learned, nga sugod pag, sukat pagsugod sa teacher son, nagsigi na ni grupo ha o sulod dito sa your choice. Kay doon naman ko eh, kay ila, kay trabaho po niya. Nga, sige naman natin, sige naman doon silang kasuro dito. Pero, sige dito sila, ka-monitor sila, no? Pero, hindi na kang timing. Pero, kana, Pons, makapuna sa CCTV. Dilipura po nilang previous case nga, ako sa CCTV, kami yung nakaroon nga, si Jim na sa diya, no? Nakaroon, ang, it will be verified by the CCTV. Until we can get an A1 information. Yes, okay. So, regarding A1 information, Sir Matoy, ako na pag i-share. Kay, as of, ikan anang Wednesday na ito, no? Pista sa Dipolog. Kayo, Thursday, Friday. Friday, hanggang Friday, muna pa taong na news blackout ba nga? Walang kabalo o kung sa'yo na itabo, wakoy
wa po information gikan sa mga police mismo kung unsa po gihimog nila, are they doing the hot pursuit operation, unsa po kuha nila, at least unta mapagawas kong mga statements ang mga pulis nga kita mga katawan nyo rin, kinahanglan na kalmado kita. Then kung unsa man kala inyo makita sa inyong mga silingan na mga unidentified persons or kanang katingalahan o katahapan ng mga katauhan, palihong i-report tayo lang sa atong mga kapulisan. We need that. Kay, ang atong mga katauhan, labi na dito sa mga kabarangayan, lagyong kabarangayan, layo na sila sa kanang dili sa syudad, dili na sila updated ng mga information. So katong mga pulis nga naa sa mga kabarangayan, mga kalungsuran, katong sila mo i-muadto dito sa mga kabarangayan, istoryahan ang mga kapitan, mga konsehalyo sa barangay nga palihog ingwan niya, forward niya, kung sa inyo mamonitor niya, kay muli na hitabong restock ba yan sa Dipolog? Sa Facebook, panaano na? Ikanawa po din, I don't know, no? Pero more or less, there should be a spokesperson. Yes. Yung updating, no? Then, di naman kinahanan ng imo, i-reveal po itong mga supposed to be secret, at no? Least mamakasipay mo na daw ng mamakasipay. At least mag-ignorance. Oh. So doon kay spokesperson, then namuta na, yung pananglitan niyo mo din kay Pamod Yuka, yung kupi-kupihan mong tatabihan kung galing. Ato galing to din, mamuta na rin kasi. Sa garuta. Wala pong yung mga doon. At least makahatag sila sa update. Ang itarong sa may mga ngalan. Ato sa inay na yan, ano, ano. Then ikaw din, doon na may CCTV, right? Nakuha na magyon, magayon nila yung maskara. Until now, huwag nila na-enlarge sa itong mga hulagway. On the process pa, sir. Hulagway, no? Then, farm it out. No? Farm it out to mga kapulisan. More or less, kayo mo sila, no? Kasi itong itaon. O, you don't have to keep that secret anymore. You want that to publish it, no? Then, publish it. Diba? Bubani mo sa akin ba? Kung ang mga tao na nagkaroon na nagkaiwintro o nagkailagpon na ni mga tao ay nagkita may mga nanya dito. Palalita ito sa makita lang naman sa 9-11. Kasi katuho na masakpa nila itong mga culprit sa katabo kayo sa Amerika. Tano, no? Pero pagkita nila na CCTV, ilang po nang i-revident sa mga tao na. So, the public, makatagpo mga information. So, ito mo raman i-secret ito. Ito mo raman o so, pantaw, how can the public cooperate? Napanahalita ako pa kita, no? So, secret ko, ikan, call, urat niya may suspect. Mawala ka! Kaya rin tumagong yan. Hindi ba may kasulti, Ana, sir, kay ang abong mga investigador na pa sa area. Ang mga basic information yan, aptong gusto magkuha, hindi man siguro lang kinanglan niya at ipanahin ito. Excuse me, ha, Sir Matoy. Muli ako share. Ano? It takes an outsider nga former nga na-assign nila nga mo ini-reveal nga mauli these are the facts na dayon ako nang gi-monitor kay Friday morning pag-text ako sa tanan ana wala nang reply except katong duha ka previous diri nga na-assign nga I won't name names to protect out my sources pero iwan kayo nga information istorya pa niya mga tao i-text niya mga tao hasta ang place so pero ang atong local diri nga mga pulis nga mga opisyalis nga wala nalingog kung unsay nahitabo it takes someone somebody from outside the province nga mo takes nga una update diha sa inyo ang kanang kidnapping kay wa may nalingog diri sa ato ang atong mga opisyalis diri wa man nalingog so kadto sila mo nagkuan ako nga mao ni ang update og ako gi-monitor pagkagabi gi-balita sa National TV. Ako lang ingatan, no? Ni Molly Di Castro mismo sa TV Patrol. Kadulong ako, ingat lang niya ang doon na suspects. Pero wala niya ingat niya ang place. Basiging na siya, ayaw ingat niya ang place. Kaya pabula ko. And we understand the police operation, when it comes to that, ang mga half-pursuit operation, mga surveillance, hindi na kinahanglan, hindi na hangayan, nga itong i-publicize. Kaya rin hindi pabula ko. Pero for Diyos po Santo, dapat punta na ang mga kapulisan, kaya ito mang ipabot karon si Seraki Laungaya, no? Mo istorya po sila, mo pag-awas mo tas lang statement sa itong mga tawahan na ayaw mong kabalaka, kalma lang mo, kay we are doing our best, we are doing our job, amo nang gigukod ni mga kagwagan ni kinsa ni sila, dayon, we'll just hope and pray, pangadji na tas Ginoo, na ma-release niya, ma
successful ang amoang operasyon na ma-recover na to ang aming victim sa kidnapping. Para ma-assure kita ng mga katauhan, kita ng mga yano ng mga katauhan, mag-aingon ba nga, hinaw rin sa mga pulis ang ilang trabaho, so relax lang tayo. Panalintalong na po tayo katampo na imang kita na ito ng mga unidentified or suspects nga, suspected persons, ato po nang i-report ito sa itong barangay o sa itong mga kapulisan. Kaya naaman tayo barangay information, ang intelligence network. Diba, nag-establish sa itong Philippine National Police. So, ito may naitabuan na, is that being supported by the local government units? Ito ba, ano natin maabot po doon karoon si Sir Rocky Lao nga yan? Kaya siya man mo'y ipadala karoon ni OIC, Provincial Director, Reditor Ritosto. Muna, nandiyan pa ita nga si Rocky, no? Marindire kay Pura Busev siya si spokesperson. Tinanda mag-uka na, aron nga dili makaguliyang, dili mo confuse kung sa'yo pang-sulti kay interview ka ko sa ka-policeman, sulti siya de lain itong usa, so we get confused. So mo na nga, importante yun ang tana nga, doon na yun. Ako ipabasa niyo, sir, ayo, dili lang oral, sa immoral with your eyes only. Muna siya, information na kuha na ko, A1, last Friday morning. Walay nalingot na outside akong sources, very reliable. Papunan ako i-share yun sa mga kuwarte. Hindi ko gusto nga magulabog. Para ko i-share, no? So, muna ako punto pa sa bot, iliingon nga, maghambog ta, kay Moni Mona. Kung hindi, ang ako aba nga, ang kita tiriunta ng mga officials nga naa sa locality, dapat punta nga, ma-update yung ta. Nagawa naman na sa Facebook, eh. Ha? dapat punta nga, mo. Para mga kaya rin to, na sila sa itong magkatawan to give assurance to our people na the situation is under control, they are doing their job, dahil business as usual, because the Polog City is a very peaceful city. Talag sa, kanyang karun, naugyan tantanan kay agi nini ang pagitabo sa kidnapping, na hindi ni siya simple lang ang tao, hindi na foreigner ni siya. Kaya na po mga advisory ani nga, ayaw mo gana niya sa dipulong kay Moni, at di ba mag-among panyay nationality niya, Moni Mona. Di ba, namurang mabalik ta sa kuana po na ani niya, minus na po ta ani. Okay? Mona, yeah, tinanggang tingali nga, we have to study, no? Ganang kay Usaygon, o doon ay biktima, o ato rapot, murag, di mo po tagaan no, gusto pong prominent news. No? It takes somebody na ma-prominent. So sa to po, we don't even know nga dagang po mga, tula po yung mga pipila, tingali, nga may tabo, no? Sa so, ginagmahingpan, no? Atong mga katauhan, sanggit kay Lili Manilado, so dili po na ma-report. But if these are going on, we have to stop it, no? Sometimes it takes people of prominent, no? Nga mo, takong ikaw ang news, then kita mumatada yun. Pero taga mo na itong mga silingan, kasi kung hindi may una na, kahit nga may man, di ba, wala kong report. I'm more concerned, kining sa ubos nga, something are happening, and without us knowing it, just because of their social or economic status, probably, no? So, mo na nga, kasubukan na itong hitabo ni, pero more or less, it's high time to nga nga wake up call po na ito, no? Yes. We have to do a lot of things. Mahinong-dong po rin. Kani mo ikatubang kidnapping hindi mo din niya murag pangkayo sa Dipolo. Sa Dipolo. Kaya katong si Attorney Maridol Leong. Ikatulo to. Ikatulo. Ang primero sa na ito? Ikatulo, then ikatulo katong sa Gulayon. Oo, sa Gulayon. Ang anak ni Angka Ulin. You mention that. Pwede na mention. Sa ikarang hindi nga ikatulo, no? Okay, news naman to. Ang history na gano'n. So, dayon, maot-mangod kaayo na ito paminawon kay bag-urago na itabo ang sa Aligway. Nagipot lang pag yung ugulo ito, nungay kayo ang kapitan sa Aligway. Dayon, karong panahon na nasigundaan din na yun sa Dipolo kaya ito pag yun ng kapistahan. So, namura ba o, ang daghan na dayong umareaksyon, namura nagamit na ganin sa pamulitika kay daghan mang nireact na madalong eleksyon. Asa daw ito ang intelligence funds sa city? Nagamit na kuno ni pag city province malaki, nagamit na kuno ni bahin anini ang pag-protect sa itong mga citizens sa kanyang pag-preserve sa ito ang peace and order sa itong security measures, no? Labi na sa mga kapulisan na makatabang ni o kulang o resources sa mga kapulisan
yeah, siguro sa intelligence spans ko nung maon, like, umalit o mga sakinan, mga, unsay mga kinmanan niya, para mga gadgets niya, nga, makamonitor, mga over-over niya, o kanang sasakyanan sa dagat, kung mag-untong pagaling, at least na, or helicopter, una ano ba? Kung nga atay asset, hindi po na itong pag-utman para mag-uhi. Ikanwa dito. So ito nga, kining, sa Congress, you have the so-called oversight committee. Bato pa, matanaw na og how effective katong mga appropriation yung panghatag mo. No, mo na i-monitor na. So at the end of the year, doon na po yung mga yung, then we have to, what? We have to make a flashback. Mananitan ka ron when department was given, say, 20 billion or 1 billion, no? Then, yun sa niya pagdasto, how effective was the program? Bana. Yung sa ito po tingali, although, we might need to presuming, no? Pero sa council tingali, no, legislative, local legislative bodies, no? Because sila may nag-appropriate. Tingali, inside time, they should also monitor, bana nitan, there is an intelligence fund, sila ihatag sa mga police, sa atang mga barangay intelligence group, no? Katang magandang pang-forma na ron. Oo. How effective are they when it comes to this thing? Panangitan ka ron doon tayo barangay intelligence, no? More about, no, simple, no? You don't have to study about it. Kanin ang ato kung vulnerability, kanin mag-yun sa dagat. Incidents like that. Okay. You have the longest shoreline, no? Di ka sa Sikayap, abunta sa punta, for the polo, no? Okay. I remember na during our time, defense plan, ito si General Jimmy De Los Santos, matikan ito, no? Ay, De Los Santos. Ay, De Los Santos. Retired na siya ron. Speaker atong Mindless World. Oo. Dahil, paano siya? Siya may dito sa East Timor. Yeah, this is good record sa East Timor. AM Peacekeeper sa East Timor. Dahil mo na nga, every barangay, so lagi, pang-instrument mo na ito ang mga pambot, register dyan si Paulo. Temporal donor to color coding. Ano ba yun naman ang... I don't know. That is... Diba registration sa Bambot? Excuse me, Sir Han. Ano ang B-part? Pero pa yun na, pero FGU. Nagay na sa diba mo nang kapalit sa color coding? Suppose hindi ka nang sa bahing sa fishing, is B-part ba? You can always code it. You can always have the MOA. Understanding you that, na pag-registro, ibutan mo registro niyo mo sa B-part, you should be given a copy sa mga owner, and then you go into color coding. Then po lang ito ang Dipolog City. So sa ito pa, then may kong galing, may number, no? Kanigil ka ito rin. Hindi ka sa Skyab, Dipolog, number one, color. So pag dunggo ni mo na, then po lang na dahil ka. Then kung doon ay mudunggo nga, dilig sa Dipolog, at least mumunta na ka, doon ay mudunggo dito nga, kaso mo din ka bayan. Ganyan yung same thing ka. It's a very simple, no? Okay, ito. Very basic, at least during daytime. And then, namay dagang tingaling yung panghatag sa atong congressman doon na labad-labad, ay daw nga, mura panghatag mo sa itong rubber boat ito, na speed load. No? Kaya yun, kinanay yun lang nga mo, paan mo, mura pag-patrol din ako sa kwan. Now, of course, these are all, nauman naman, ayaw pa man tamang oros. Oo. Kaya yung future, kailan na ito future. Kaya sa ikon, ang tendency yun na ito, labi na sa peacekeeping, ato yung ibutang, mura kita pareho ang bombero. Ang bombero na na dahil sunog ulay sunog, on-call din na sila, di ba? At kita ko, Panginoon nga, office time na, relax po ka. Hindi na pwede. So, ang ating attitude, to be very alert, we should have that attitude of a fireman. Yan na ang yung kasigil, di ba? Nagkamit ang ibutang niya na naman sa malaon nga, mabayad na makunong ng tao nga, eating while working, sleeping while working, yan ang tao. Kaya nga natin daw nga, that is compensable. Kaya mo mo naman trabaho, you may sleep or anytime, pukawan ka, ka deny action. So, tingali, we have to reorient. No? Ang attitude mo yun eh. If you recall the day sa previous na itong discussion with our guests from the PNP and military nga itong galing-ilungan sila, di ba nakapanguta naman ta, na how is the intelligence network sharing between the military and the police? Okay, but it's good. Okay naman si Jendo, but on the ground is different. But itong ating lingon nga, itong mga oversight committee is very necessary. Kung na, ma-wonder ta ba, sometimes, makuta na ta nga,
Pasal dia failure nak usah intelligence na. Okay, we are, kita, we do not blame. I don't know, I'm sorry. Basta, mo lang na yung mga observation. The military is doing its best. The police is doing its best. The local government is doing its best, no? But again, I mean, in spite of all of this, the perpetrator they're not right, ha? Pero katakan ang buni mo, pagpunin ka ron, ha? Mangawal ko ka ron. Then ikaw, sinig kang bantay. Don't tell me in 365 days, 24 hours, o wag ikaw motorok, makatulog mo, I know. We have to know that. Balik ka na rin, sa'yo isang dilihan. Akin pala bisan super kabigo ang Bolivar na ng gabi una. Dito ko siya sa lugar nga. Muragili kayo ni Duo ng tawa ng panaman niya. Ang security, murag yun ay kapasin sa security. Dito kayo, usay. Kaya gano'n man yung. Kanang puts ha, if I may ha. Kanang Bolivar niya, stretch niya sa Bolivar na to, up to the kanang midget, dito sa Tumoy. Kay mga anak, mandi usay, kawas, pamilya, kay lihaman man. Ang hapon ba, nandala sa Misuro, yung anak. Pagkita ko natin mga swat diha na magpagipal niya, anak. Diba? Mag-rubing na sila, anak. Pero, ito po, ito ba dito sa ngit-ngit, no? So, usually nga itong gigwardyan ka namang lamdag. Kato sa ngit-ngit. Parerugan nyo na ito. O sa kakuan ng tao nga, nawala yung sing-sing, sa ngit-ngit. Ito at siya dito sa lamdag, o pangitan, kung sa mga dabay, wala kong sing-sing, sa nawala, sa ngit-ngit. Ganun kaya magkadiretso? Diba na ito kung makita? Ganun, makita mo na ito. I mean, sometimes we tend to guard. Nga katong dili ang pag-aigod niyan. Nga katong naman mga dilit-dilit niya, dito may tabo mga krimen. Say, you know, more yung mga lapses. Say, but of course, we never know the time. Kana sila, timing mo na ila. They are only, tanaw na sila na ito nga, off guard ta, kahit tanang kabibo, sa ito pa, sa itong mga dagang tao, dito po itong mga kwadya. I mean, peace and order po na. So, at least, all of this, tingali, should be a lesson. Pero, it's not only saying karon lesson. And okay, then makilintan po na ito. Another thing. Then, kinamunta po ngayon, have the attitude of a fireman. Only fun ka na, on call ba? Or girls come ba? Always prepared. On post, good na. Sabang mo na. Laging handa, may bagi man o wala, di ba? Sir, ang ilaw nga yan. Aron, mga natag-assurance ba from the Philippine National Police, persons in authority. Kaya ang ato mga ordinaryo karong mga katawahan, muhangat pa muna nga, asa di ato mga otoridad? Unsa di ay, unsa di ay nahitabo? Sa'yo na ba kayong, sa'yo na ba kayong mo ang pagbuhi o dili mayong komentaryo din ng ato mga ordinaryo. Usura nun, tungod kayo, taas kayo lang paglantaw sa ato mga otoridad niyo magkapatuman. So, atong i-greet si Ma'am Chari Siabo na minaw karong buntaga. Good morning to you, Ma'am. Paabot may sarap. Unlive naman si Siabo. Unlive? Muna, din nga, dakang butang, no? Mahimo. Ginagawa yung butang. Pero, para yun ako, no? It is the information gathering, which is very important. Very, very important. Kaya pag doon na kay information, ang atong mga persons in authority can react. Pero huwag kay information, you cannot anticipate, no? Wala kay magkikwana na, because you don't know what you're going to do. So on that note, dako yung kaayong importante ang participation o involvement sa community. Ang problema lang, kung uno sa kada kumpul ang respeto o kumpiyansa sa atong mga ordinaryo ng lungsuranon sa atong mga otoridad. Kaya siya, amo, naman ang ihapon. Kanang mentalidad, may kasi magkapahatan ka itong kanyang magpanuko o hata sa informasyon sa atong mga otoridad. Kaya, amo, hindi mo na tagdun. Mo na yung studyuhan na ito po. Sa ako, nagpagsigmay, nagnaang. People pathetic, no? Hindi mo sila kayo mo involved. No, why? Nga sa unang mo involved man. So, we do not know. Muna nga, that should be a study. No, ayun, studio ba? So, meeting. Ayan, honest to goodness, meeting mo ito nga. Doon naman ang participation na may tabok mo. Pag we have only one people. Oo, doon nga. O doon na yung may tabok mo, report ba mo? May nung tango ba nga? Lisod na yung report na sir, nga naman.
mo report niya di kami na po niya ibalikan. Disappear sa tao. What are we going to do with that? Nga, maka-report sila, nga dito po sila madaon. So, managarang upang gani, mas dekakita, wakong kakita. Oo, sa wakong kakita. Mato po po. Sa puro mato. Pero, you assure them na they will be safe. Pananitan sa una, no? Among po isang testimony, hindi na yung mga butang report, but don't tell your name. I pay po lukin sa ka. Just report, then we will verify immediately. Inan ba? So, aron nga sila, safe report kayo. Do numero para sa pulis kita. Sir, yan na ito po din. Ube na na, yung daga. Bisa mo dahi ka? Asa mo kang istorya? Hindi nga lang po. Ikaw na lang yung telepono, di ba? Hindi, at least magkuha ng lokasyon. O ganun na. Ginahim ang later on, hindi mo 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 mag-design. Paagay mo lang, bugal-bugalan na lang mo doon. Pari rin, naanisawa doon eh. Pagka po dito, naparaw lang po dito ng pulis kayo. Okay, okay. Then, ang tao din mo, will have a respect ko sa polis, ang usay manuwita sa polis, no? Because of that perception. Although our police are doing their best, sometimes you can jam them, no? That is why they need also support, not only financial, but also how to, idea to our society that they will respect our policemen and our military. So, really, that I think, that is a long process, but we have to do it. Kaya ko pa nangalitag doon lang tayo, pero understanding nyo may nandaman. Tanawa ng iyang uniform, kaya na mo respetahin. Kaya na mo institusyon niya iyang pasigong. Kaya karoon, wala man tayo, but I don't know. We were born on a year, no? Not today, diba? Different siya. Pero sa una, tingnan makadumduman mo. Si Walter James. Doon na kayo magbinuang, bubi-bubi ka. Bantay ka. Kamay man to? Yeah. Ngayon, apan, ang actuation, asa si Matoy, di ba? Ronda. Pero, ang ilang ibuhat, inusinti ka. Di ka yung ano nila. Katulong po mga bandungon. Moro po yung maglong, no? Kaya wapon sila yung record, na inusinti ka, ilang po yung gilabdang, ilang po ganun subang. Banana ba? So, you just target, you just focus kanong mga banana. Pero ang public ko, malipay rasa, di ba? Pero karoon, naman tayo mag- di naman tayo magkadungong gana na yung aras, di ba, no? Banon ka, di ba? We lose respect, no? Doon ay lose respect sa itong authority for reasons. No? That you have to study, ano? Diba? So, hindi nga, may, doon naman tayo ba, no? Council, sa itong tawag? Sa Provincial Advisory Council, sa Philippine National Police. It's about time, Tangay. Nani nga mga crisis na minamabot si Ma'am Charisse, dapat unta makonvene ang Provincial Advisory Council sa Philippine National Police sa province. Kaya, at least ba, mag-aidid na po ba, anang bitaw, kung sa mga kwanon, through the help of the kwan, kana private sector. Ang importante kayo, kung sa itong ma-import, yun ang report niya, mapagod na yung follow-up. Kung sa ito, all the ideas, propag human, sa titi mo, muragwa mo po yung mga aksyon. No? This at this stage, as it be inputted, and then, there should be a study of practical building, and then make it up as a plan or as a program of the institution concerned, di ba? Kaya yung mga idea na ito, sige naman tangga, atin yung mga meeting, di ba? Brainstorming, or anything daw. Doon sa itawag, meta-planning, di ba? Sa mga by chado kayong plano then mulog na din ato kung sa'yo vision na nyo ba kung sa'yo itong strength kung sa'yo na posible ba na ito panalitan sa peace and order
Nagamang yung tag-weakness. Doon ako tayo strength, di ba? So, ato nang balansyo-balansyo, no? Asata mo, dogma niya. Yeah. Unless we do this, it should be, ano, it should, this should be, one of the, doon na yung tayo guidelines, focus. Di lang tayo reactive ka. We are only reactionary. We should be, respond. You should respond, not to react. Mamay, kitwari siya, muri ako nung ka, mura, pag doon ito, doktor na yung kaginana, no? Without thinking. Kung respond, tanawa sa niwa. Ang issue ang karoon, sir, it's a very sensitive issue dahil yun, medyo mahulog mo dahil nga mapolitika. Kaya, kung ma, filing na magaling sa certificate of candidacy sa mga politiko nga gusto mo lang, sir, mahima mo na siyang issue sa politika. Ako ganing kadugan, kung paano mong gusto rin nina, kung sa'yo mga suggestions mo, ilagag, aw, inasitidit, pulis ako siya. I mean, that is how you dismiss things, no? So easily. Ang atong kan nga, unsa ipunsulti na to, take it or leave it, but if there is merit, then try to, wala niya sa to. Parero magkantanan, kung sa itong istorya, there are merits, there are also no merits, diba? So you have just to choose, as I tanong na to nga, practical ba ito ba po mga, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Wala man tayo na history sa image. Yeah, let's be humble. Wala tayo na history sa image. Kundi constructive ang atong criticism to guide them, to improve. Para malikaya na ito ang sasama mga itabo. Pero parang yabong, pag ang itabo kita ito sa gulayon, apas-pas na po tayo. Kung ano, itabo na yabong. Because muna bitaw, we put our guards down, di ba? Kagay yung ito sa bodyguard. Pulaan o pangandam, kaya wa maabot ang pangandaman. Pero itong bodyguard, ay itong mura, ngunin naman ito yan, ikon, there are three things. Ina siya itong bodyguard. Kaya mura, na-involve ito siya sa itong iwan. Itong bodyguard ito, salida? No, one, don't let her out of sight. Don't let her out of sight. Haba? Second, don't put your garbage down. Third, don't fall in love. Don't fall in love. Second, kahit mo fall in love kasi yung subject, kahit mong kumpas siya, di ba? So, ang meaning na nga, we should not put our garbage down. I don't know, kung hindi na, vigilant kita sa ito. Dali mong kita pulaan, Kaya na ito po ang ito mga katawahan na dinig na po mong bugal-bugal ng issue karon sa kidnapping ba? Dagan pa po nga, mura lang ito na dahil kung ang kanang sana, maot bang mga istorya nga, isunta nga, mutabang nga, masulban. That mo na it na, nga naman, nga doon ay sektor magbugal-bugal. Ang nito sa tao na ito, di ba magbugal-bugal? Kung doon naman nila magbugal-bugal, nga magbugal-bugal man sila, di ba? So, yeah, also to know that. At that time, Momray Juan, unless we will know, we cannot stop an energy response. Kasi kung po ito, sige na po kung niya criticizon. Di ba, gusto rin namin nga po. Kasi naman po kung niya mo. Kung sabi mo kritisinyahan ako, nagwapo ko. Ala, ato ta sa beauty parlor, papa mo. Diba? This is a joke, pero you have to know, the core, ngano ang tao, will you have? Hindi kayo nga, bukal-bugla kung kita, we have to know. Huwag doon naman kita po. Hindi kayo nga, butang ako, pahintan mo siya pangangin. We take it as political, ngano man. If you're politics, okay naman ka, butang ko naman, hindi. Pero ka na naman, bugal-bugal, probably tingali, wapin mo. Doon sa mga reklamo sa una, wapunin mong kabalya ka, kontrapartido ka. Then, natural mong bugal-bugal siya, di ba? So, we have to unite. Because during politics, importante yun ang kumbate yun mo, di ba? Pero after politics, ano man ito karon? Si Pons kita magkataog as governor, di ba? Then, nagando lang yun sa kontra. The moment he wins, katong yung kontrapartido, you want a kontrapartido because you have only one governor. Pero imong i-divide, katong akong tao, may rako, katong ko, baliwala. Di katong, mo ko ba diha? We'll have a shadow government as far as they're concerned. They will have another governor, or not elected, ilang katuan, hindi. Ikaw kayo, huwag niyo mo sila kabaliha.
So after restriction, you should do away with politics or suggestion. Mana kau sendiri mana mungkin nak kerja? Oh, anda tu kerja ni atau ni mungkin observasi. Nak bayar mobil? That this is a national. Ini like a. Kiman is politics sa satu kasut. Yeah, well. Oh, mata politik kan. When we're discussing this, ini kaitan dengan lokal, provincial. Nationally, sa entero Pilipinas, mau gaya mengatur satu mga politiko. There are those na parang Robredo, so you'll see nga, doon sila yung mga legacy nga. Mo-reach out pa. Mo-reach out pa. Matundaan nga. Pag-ibong naman yun. Mo-reach out. Mo-reach out. Pero, mo mag-reach out nga, it's very simple. Tuloy ka ko, di, putra ka. Diba? Maraming nga, kapartido niya ka. Hindi man ato, ah, kapartido man na. Ganun siya man ay ganunsi. Yan ang siya manin yung chicken curry, manang atong tao, kontrapartido mo na. Isa po na siya. Nga, taga ba ng buto madala? Isa po na siya po. Kada, Roman Ron. Oo na nga, we hope nga. Oo na mga tao nga mga kasubra nagsipsip. Ngayon, mura na ba o? Kamurag, sana? Murag. Meron ba kuy? Igaw nga na. Hindi ko to, kalimot sa kaulugan ni Senador Cordero na, sipsip. Severely insecure person seeking immediate promotion. Inanampok ikaw, ang mga pagkay ko, terminus position man ha, kahal talagang ikaw mo pura sa gobernador na yung mag-ihingan lang. Wala pa rin mag-ihingan lang. At talagang yung mag-ihingan yan. Oo, doon po nga. Ayaw na, di ko kapatino na nato, go, gini na itong tao. To hate with you. Pag-start po na mong politika, ang word, sana, hindi na po mag-ilitan mo, hindi nga, kakanan, puto sa kabaw, kumutong-tong sa kabaw, mura po sa kabaw. Wala well, na ba namin? Yan kayo, bayi mo ng kabaw. Bayi mo ng kabaw. Kabaw, ha? Executive assistant po sa gobernador, bayi mo ng kabaw, ha? Wala ko inabot, ha? Yeah. Oh, we're not dealing with personalities, ha? Oh. I'm talking about our culture, our values, distorted values, distorted culture, no nga, which we ought to correct. Pero we're not talking about personalities, we're not talking particular place. Culture na ito nga. Culture yun na ito na na, ha? Nga, maabunti ha, mula ba na yun sa kabaw? Nakatungtong mas kabaw. Culture yun. Hunter, mag-iwan na ng kabaw. Usay Godwin, when we talk about weaknesses, we will dismiss it for yun na, saan ka man nga, mamagyo na ito. We don't intend to correct. Well, amanya na habit, pang nang gina Filipino, amanya na habit, di ba? Then, moral tag kultura nga mura o gidawat na lang. Gidawat na lang, di ba? So, muna nga, as you grow, as you get educated, you become a leader, somehow, mura, mo nang impart, di ba? For example na, that's really in that shape. Okay, so din pa papapalasunahan kay napadulong naman din itong bisita na ilayo mag-upagigan si Congressman, no? Rosendo naman dapat, itatagin sa isukal taong sidanga, no? Then, tagat mo mga tao, so, para ma-lahos kita sa unahan nga, din na tamang istorbo, ato unang pasalamatan na itong mga major sponsors, nga kanunay nga may nagdala sa kinabuhi sa ito ang kapihan sa Dipolo Matang Domingo Katanan, o ganing anabo na himutan. Na pagdulo na nandere si OIC Provincial Director Redentor Tosto. Good morning to you, sir. Good morning to you, sir. Dayon, ato na acknowledge ang pag-iabot ni OIC Provincial Director sa Philippine National Police sa Baga del Norte, Redentor Tosto. Dayon, si Sir Rocky Laungayan. Good morning to you, sir. Dayon, si Police si Sir Superintendent Jim Lani, no? Sa operations, okay. Investigation. Ato ni sila papirmahon sa ato, kumuliko. Ana, mintras, mag-acknowledge ko sa akong mga sponsors, sir. Hindi ko muna, sir. Okay, salamat kayo nga. Naari na yun ato ang Philippine National Police, no? Nanatay persons in authority. Nagkasalamat na ko sa Channels Marketing nga namaligyan sa online ng mga spare parts sama sa isusos Suzuki, Nissan, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, o kumpanya sa mga lamang presyo, ang Janus Marketing ipanagiyahan ni Mr. Janus Yu na imutang sa
Kaya sa namin yun, tawag si Peter, telephone number 2-1-4-1-4-8, mo ka na ang Janus Marketing. Dagang salamat na ito kang Governor Roberto Y. Uy, ang Provincial Governor sa Sabuaca del Norte. Thank you so much na ito kang former Governor Rolando E. Yebet na nagdala sa Kalantihon una sa tanan ang katawan. Mula ni Sarah Puno siya pagka-gobernador balik sa Buwaka ng Norte. Dagan salamat na ito kang Honorable Senate Orbis Angeles at ang Vice Governor of Presiding Officer sa Guriang Panaluhigan sa Buwaka ng Norte. Thank you so much na ito kang Honorable Julio C. Napitkin, Presiding Officer of Putin po sa Guriang Panaluhigan sa Buwaka ng Norte. Pag-ingundan kang Honorable Romulo P. Zuniga, Chairman Committee of Finance and Appropriation sa Guriang Panaluhigan sa Buwaka ng Norte. J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer sells fruit seedlings at a very reasonable price. Fruit Nursery located sa barangay ng Lingasan, Pulanco, sa Buwaka del Norte, na maligay usap sa lumber, ang J&P Lumber Yard na himatang sa barangay Galas ni Capel sa Ripolog. It is owned and managed by Mr. Porfirio Necesario. Thank you so much sa National Grid Corporation of the Philippines nga na ingon, dili, butanong o mga kahoy, ilaw sa transmission lines. Huwag madili mo tungkol sa inyong mga balay ilaw sa transmission lines para dili makuruntihan, magbigay sa disgrasya. A message of concern coming from NGCP, pinahagi din kang Elizabeth Ladaga, Corporate Communications Affairs Officer, NGCP, Cagayan de Oro City. Thank you so much na to kang Mrs. Natividad P. Bayubay, Season 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Buanga del Norte Division. Thank you so much na to ka-Attorney Junal Junjo Napikin, City Councilor sa Guriang Panungsod, Salakbayan sa Ripolog. Kung ingon man kang Mr. Jeffrey Sayas, Community Environment and Natural Resources Officer of Consimbro sa Lilinar, Santa Isabel, Ripolog City. Thank you so much na to ka Mr. Muhammad Asad Adju, Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Dar, Santa Isabel, Ripolog City. Nga to sa Bonus Arts and Garments, accepts T-shirt, printing, streamers, billboards, banners, rubber stamps, athletic uniforms o guman pa sa ubos lamang ang presyo. It is owned and managed by Mr. and Mrs. Ben Ligados. Mga na ang Bernice Arts and Garments nimutang sa Osmeña Street, Ningang Bayan sa Ipolo. Thank you so much also na ito kang Mr. Muhammad Asad Adju, Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 sa Dari Santa Isabel, Ipolo City. Kang Ma'am Milagros Agustin, Chicago, Illinois, USA. O kang Roger William and Jennifer King sa Omaha County, Northern Ireland. So ako kayo nagdala o pinamuhi sa ito ang kapiyan sa Ripolog, Karong Buntaga. O nagpasalamat kita na naabot na dili ang ato mga tinugyanan sa kapulisan na nagi panguluhan ni OIC Provincial Director Police Superintendent Redentor Retosto. So ako nang i-acknowledge ang pag-iabot ni Rinila atong mag-return si Police Superintendent Rocky Laungayan. Good morning to you, sir. And welcome back to Kapihan sa Ripolo. Mayong buntag sa atong tanan. Sabi na sa atong pinalanggang pagpaminaw ni aning programa. Mayong buntag ka na atong tanan. Okay, thank you so much. Okay, good man. Sir, first name niya, sir. Okay. Ang ato ang chief sa operation, si Police Superintendent Tirang Jim Lani. Good morning, please, sir, and welcome back to Kapihan sa Ripolog. Good morning, good man. Para sa mga tao sa Sambuanga del Norte, maayong buntag. Ako si Superintendent Jim Lani, assigned sa investigation. Maayong ko sa inyo na magtinabagay ang tatanan, ayaw tayo magdinutay. Thank you so much. Dayon, si Police Superintendent OIC, Provincial Director Redentor Retosto. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Ripolog. Good morning po sa ating mga listeners at maraming salamat sa pag-ibita po sa amin dito. Okay, thank you so much. Direct to the point, sir. Kasi sa nangyari ng kidnapping dito sa Ripolog City, walang official pronouncement coming from the Philippine National Police. So, pwede ba natin malaman if meron ng update regarding the kidnapping of former Italian priest missionary Rolando del Torcio, ang owner sa Your Choice Pizza. Okay. Okay, so
nag-hadol pa sila dali. Okay. Sir, ito so, Richard Yes, good morning. With regards sa your first question, walang official statement. We received the info late in the evening, and after that, all our elements, the entire personnel of the CNPTO from Simutan, Sumenia, down to Tarpechan, we have ordered them, instructed them to conduct immediate hard pursuit operation wherein checkpoints was set up all over our province. Then, on the updates that we have asked in, we are trying to develop information which will help us to identify and eventually arrest those perpetrators of said abduction. Okay, sir. So at this point in time, no suspects have been identified or meron ang identified kasi we monitor in the national TV, sa TV Patrol ni Noli Castro, names yung mga suspects, dalawa yun, pinangalanan niya, minus the place. So we are wondering why na nandun sa national news, wala dito sa ating local. We have suspect and we are trying to develop information if they are really the suspect. With regards to what you have said, it's good information that it will also help us. And maybe we will try to explore further with regards to that information. But as of now, we cannot divulge the names of our suspects because of our impending investigation and impending hot pursuit operation to arrest those perpetrators of the same incident. Okay, thank you so much, sir. Ito lang, sir, ha, for the enlightenment of our people, kasi the Philippine National Police image is also at stake here. And then we would like to believe, because you are the persons in authority when it comes to the peace and order condition in our province of Zamboanga del Norte, although dito nangyari dyan sa Dipolog City, mayroong chief of police dito na si Serrani Hachuela. Pero under naman yun sa kumali niyo. And then, kumusta yung intelligence network natin? Again, I would like to reiterate that this is an isolated case. I said isolated case because in the past, event or activities being done here in the Dipolog City, please allow me to mention a few. The Saulog Festival, the Pagsalabo, the Mimbisco, wherein no less than the former secretary of the LG was our guest speaker here. Yes, sir. Numerous senators, yes, sir. High-ranking officials of our government, and numerous businessmen from all over the Mindanao area was here. And if you trace back, no single incident happened during those activities. So, what I would like to say is that your PNP here in the province have done its best to protect the citizen and to safeguard the whole province. Again, what had happened and the abduction is an isolated case because it is a premeditated, it is planned, and it was done in an opportune time where nobody could even detect that it was done or will be done. So that is as far as the PNP is concerned. We did our best to protect this province. Our men do not sleep. Our men perform their duties 24 hours, protecting the lives and properties of this province. That's all. Thank you, sir. That's why we are trying to relay to our people the good service of the Philippine National Police as the protector of the people and the also maintaining peace and order here in Zamboanga del Norte.
this is an isolated case, so to speak. Pero at the end of the rainbow, meron bang patungkol sa case na ito, sir? Will this be solved and the kidnapper, the kidnappers punished, brought to court, and then the kidnapped victim will be recovered soon, hope to God, and that nakunod, it won't be another statistics in the kidnapping history of the province of Sabuagan and Norte. Your assurance, please. That is a good statement. As much as you would like to have a positive solution on this incident, we in the PAP would like very much to have this case solved and rescue the victim and apprehend the suspect or perpetrators of this incident. But we cannot do this alone. Yes. We are asking the community, our partners, the LGUs and other agencies, other law enforcement agencies, and more particularly community itself, to help us, give us informations on the possible whereabouts of the abducted victim, the possible suspect of the said abduction. So we need concerted effort from everybody, not only your BNP as well as your AAP, but we need the whole support of the community itself. So let us all pray that we will be able to rescue and prosecute the perpetrators of the said incident. Thank you so much, sir, no, for your assurance also. You are doing your best and we understand that. On the media side, sir, kasi marami ang nagtatanong sa akin, right from the start of the kidnapping and up to Friday, you were wondering, you were confused. You have a spokesperson in the PNP who can answer to the queries of the local media kasi they are wondering, sino daw ang lalapitan nila, sino daw ang pwede ma-interview nila regarding the case, because parang silent eh. So, this is the right time, this is the opportune time that you can also reach out to our local media who are monitoring and listening right now. To our media friends, after the incident, the crisis management of the city was organized, and Police Superintendent Laungayan was designated as the spokesperson. I mean, he may answer your question. Okay, we'll give the floor to Sir Rocky Laungayan with regards to the queries of the media. Sir. Siya pala ang spokesperson. So, use your microphone, please. Can we directly ask questions to him? Okay. So, what's the latest on the kidnapping? Being the spokesperson, aside from OIC Rito Solito. Murat, kuwan man tanong, madin air man tanong. So, ato lang muna ni kuwan lang. Oh, question po na rin sa Sir Matoy, no? So, Sir Matoy. Well, when to si Rocky ka, Officer Rocky ka, tanpa pa sa iyang one-year record. Kining usa, tingali, we can say nga, kining mga butanga is isolated cases. What happened to the Polog is three incidents already, but we still consider to be isolated. Sa Lilo, I think there was one, but isolated ang Gapon to. So, I mean, either isolated or that is a relative term, no? Relative term. Okay. For others, it may not be isolated. For others, it might be isolated. Ang ato lang, what is tingali the public would like to know now is the progress of the case. Mayunta nga, there are suspects who are identified. Okay? Do you have pictures of these
suspect. Okay, nakita mo na to. Bisaya man ka, no? Okay. Nakita mo na to sa Facebook, sa media, social media, CCTV, nga doon ay usang nga gadala, wala imo'y bull cap, wala imo'y maskara, gadala ito murang bulyong, then mabot dito siya pagdala-dala sa usi, di ba? Nakakuha na picture niya, now which we can pump it out to other stations and to the public, so we will know whether nakailata na o wala. Do you have that? Okay, yeah, sir. May butang sa atong tanan. Pareho sa papaliagang kagaya po ng sinabi ng ating buting provincial director na yung ating kapulisan dito sa Zamboanga del Norte ay patuloy sa ating manhunt operation, sa mga ating salarin, sa ating mga suspect. Pagamat hindi pa po natin talaga pwedeng pangalanan kung sino-sino ang mga identities na nila dahil wala pa po tayong ang inuuna po natin ngayon is yung appropriate finding of the case against those person. At kagaya po ng nabanggit ninyo natin na yung mga pictures o photos na mga suspect natin, siguro maaari pong nakaroon ng problema in the near future kung ito ay papalabas natin kaagad without a proper filing of the case. However, the manhunt operation is patuloy po yung manhunt operation natin. As the latest natin, during the follow-up investigation, nakilala po natin itong may-ari ng getaway vehicle at ngayon nasa custody ng Dipolog City Police Station. Ito pong nakilala po nating may-ari ng getaway vehicle. Ang tagiya. Yes. The owner as well as the vehicle. Hindi pwede sir i-identify yung owner of the vehicle, getaway vehicle, hindi pwede as of now? Yes, ang owner ba? Identify naman po. Siguro po sa with your permission, ma'am, pwede po siguro is i-con mo natin. Arrested na kasi, di ba? Ang record na, pwede na share? Okay, sige sir, go ahead please. Identify the owner of the getaway vehicle with plate number. Okay, ayon po sa ating napakalaman na itong may-ari ng getaway vehicle ay nakarehistro sa pangalan ni Amante Bagain Sagario. Ito po yung vehicle na ginamit sa getaway vehicle ng suspect sa abduction ng Italianong foreign national natin na si Rolando Del Sorcio last October 7, 2015 sa Your Choice Bistro Cafe. It is compound before the Dipolog City. At ito po ngayon ay nasa pangalaga ng ating Highway Patrol Group at kasalukuyan naka-custody ng Dipolog City Police Station at sa para sa kaupulang filing of the case. Of course, this answer probably to your queries is that this vehicle has been kidnapped. Mo na yung katarungan, di ba? Ito po yung madalas na parang alibay ng may-ari. Bagamat ito po ay patuloy natin inimbestigahan kung talagang totoo po ba ito bang sinasabi ng mga may-ari. Sabagat, pagamat na na-identify na natin at nakarehistro nga sa kanyang pangalan, kaya ito yung patuloy natin inimbestigahan. Nakita po na ito nga sa Facebook, gano'n mo ito eh, klaro mo itong mga tao, di ba? Of course, minta nga, it is a confidential, so you cannot reveal that. Sa itang pangutan natin nga rin nga, more or less, do you know the whereabouts now of the kidnap, the victim? The whereabouts? Asa naman siya karon? Yara ba sa probinsya pa o? Ito po yung patuloy po natin talagang inaalam, sir. As to the specific location of the whereabouts, siguro hindi po natin talaga i-announce on air. Pagkat patuloy po yung ating manhunt operation na sinagsagawa ng ating kapulisan dito sa Zamboanga del Norte, of course, in close coordination with other AFP counterpart from the other concerned agency. At very timely po ito na kagaya ng nasabi ng ating puting provincial director that we in the PNP cannot do our work alone without the full support and cooperation of the community. So, nanawagan po kami kung sino po yung may mabuting kalooban at may alam sa kinaroroonan ng ating kidnap victim. Maaari pong go directly or i-text sa aming hotline
na sa PNP directly? The PNP is national in scope. It is a national organization. So it means that policemen and the police in the Polo can have access to information in other provinces and other cities. That is supposed to be the link. No? Wala ba iwan? Nobody from other places, from the police station, that might have given you some lead, whether they have seen some foreigner or sighting like that. Because this is supposed to be shared, the information. Because if you will deal much on the civilian, I don't expect much from the civilian because that is not their work. No? But you have your intelligence, so you are supposed to share information, not only from the police, with the FBI or whatever government agencies involved in the peacekeeping. Okay, so we need to still answer that, sir. You are correct, sir, but national, yeah. So, yes, we are coordinating with all our efforts, with other law enforcement agencies and all our men to validate information being given to us from our assets or other informants. And we are trying to validate that by going to that places and trying to, if there is a possibility or strong possibility that the suspects as well as the abducted victim are present in that area. So what I mean is that meron po tayong continuous cooperation among the law enforcement agencies. Hindi lang po itong kapulisan ng Dipolog ang nagtatrabaho dito. This is a concerted joint efforts from all our CNPPO personnel as well as other law enforcement agencies. Including the military? Yes po, including the military. It is so very helpful in assisting us in this recent incident. Director, in your speculation, do you think the victim is still in Sabuanga del Norte or is already out of Sabuanga del Norte? Katulad niya po sa na sinasabi ko sa inyo, sir. We are validating reports. But at least, more or less, in your speculation, having all this information, at least the public... We cannot speculate because speculation is some sort of imagination. We are trying to validate and we want to give concrete evidence that our validation is real and true and that will help us to solve this incident. We rather not speculate something. Okay, sir. Thank you so much. We would like you to identify this particular group who did the kidnapping of former Italian priest missionary Rolando Del Torcio. Are they members of a criminal syndicate in the Puransak Gang? Are they members of the MNLF? Are they members of the MILF? Or are they members of the Abu Sayyaf? Which group, sir? Just what I have said earlier, we are trying to investigate, determine who are the real perpetrators of the same incident. Adi, you know, when things happen, and it is a syndicate, more or less you can name 5, 4, 3 syndicates. So it's not a secret when you say what secret. Because usually when there is a kidnapping, we need to blame the Abu Sayyaf. That is parang profiling, just because of that. So, the moment we target on the Abu Sayyaf or other which we profile, we are getting away from the reality. For all we know, they are not involved. It might be another syndicate. That is why what those questions is, if there are syndicates, what are the probable syndicates, you know, who might have perpetrated that? Or we have at least are there syndicates present in our province today, operating in our province today, as Kidnapuran Sanggam? Yes, I have said. We are investigating, validating reports as to who are the regional perpetrators. It is unfair if we say something which we cannot prove and then later on you blame us. To be fair with us, we have to be concrete on our investigation and our pronouncement. We are not trying to hide something here. We want everybody to help us. But if we will direct our accusation to a particular group or somebody,
And eventually, it turned out, hindi sila. What will Israel alien to us? Kuryente. So, we respect your pronouncement here, sir. Sa atong kapiyan sa Dipolog exclusive. Dagan mag-monitor karon. Amo lang na you are brave enough, you are professional enough to face the music, especially so the queries of the people and the local media included regarding the situation, the kidnapping situation here in Dipolog City last Fiesta, October 7th. So that the people here in the province of Sabaga del Norte will sleep soundly at night because we have our PNP doing their jobs. Sir, ito so, si Investigator Jim Lally. Statistics daw, share natin. Sige, sir. Go ahead, please. Sir, yung tanong po, masagot natin dito sa Karambulyon, nag-decrease po tayo ngayon. Sa i-compare natin yung last year so, with this one this year. So, nag-decrease tayo ng maraming decrease natin. And then sa crime clearance efficiency naman, tumaas yung crime clearance efficiency na din, meaning marami tayong na-filean ng kaso, hopefully pati tumapailan tayo ng kaso at saka masolve natin. Ayun lang ba natin, tumaas ang performance natin sa filing of case at saka yung paghuli natin ng tao. Hopefully pati tumahuli natin, pagkasal natin. Yes, we need a lot of prayers. And also, ato lang pong i-auhag ang atong mga katawan na please help me, please. Unsa inyo nakita diha nga mga kadudahan ng mga katawhan na makasuspend sa mga dili maayo ning mga katawhan, palihog i-report po ninyo sa inyo ang nearest nga barangay officials or nearest police station. Dili mo magpaila sama sa inyo ni Sir Mato ganina, intelligence gathering ba para at least mag-verify aras mga police kung tinuod magaling to ana nasa sila yung mga lead no para masulbad ang kaso kay kung hindi po tatanan ani mo tabang, polis na may ato ang pasagdahan o ato mga opisyal sa gobyerno, hindi po di masulbad tanan kay hindi niya mga daot ang mga elemento, ang mga polis na mo ilang iatkan, mo ilang ibantayan, di ba? So, sir, nato yung question? All right. Yung example nyo taga, doon ka na po naman ito po, di ba? Last time, the first kidnapping here, yung nilangga, isolated ito. Then what happened sa Bulayon, no? The woman. Don't know boy somehow knowing who will be the hot target for kidnapping. Because in order to sa boxing parang ganang tele, what you call that? Tele ganang ayo kurang o ganang telegraphic punch, no? Become the telegraphic punch, no? Okay. Do you have that information? Who are the probable hot target for the next? Because you cannot, we know that the police force, no doubt about it. You have been doing your job well, you have accepted all the efforts that you can do as mandated, no? But somehow, there's always criminality. You cannot avoid that. And what is maybe good for the public is that we can anticipate, no? We can only anticipate or solve the case. Well, because sometimes I know that we are very lucky that we have a provincial police director. That's not saying these things can happen anywhere, you know, because that is a very weak argument. You know. While it is true that in other countries, 9/11 in France, the massacre, shooting, but there is one thing: they always solve the crime. They always solve the crime. You know. So we really lack that facilities to solve the crime. So I'm very glad that he did not complain. He's doing his best. So, una nga, first is we would like to know if there are so that you can, or more or less you can warn them. Yes, sir, thank you very much, sir, for the compliment, sir, and we really appreciate what you have said, sir. We have this in place system before, and still being done by your police, sir. Because we have this target hardening mechanism wherein those possible targets for abduction or whatsoever, we notify them and we monitor their movement.
that's those are the measures that we have conducted, as well as our constant dissemination to our lower units, especially to our COPs, to constantly have a dialogue for those personalities, whether local government officials or private personalities, who might be a possible target, give information, give their numbers, tell to our police their movement or their possible whereabout, for them to be, for our police, as a means of monitoring them. Okay, usually, Director, the probable target are well off, right? They're well off, and the rest, where we will pick up somebody who cannot pay. Now, there are two things probably that can be discussed. One, since they can afford, can they not install CCTV on their car? On their car, so that if they're being held up, whatever, you can get, no? And secondly, to be cautious, they should have their own security. When we say security, they should not use the policeman as their security. What they can do, if I can afford, I can always get who are the former policemen who are very good in shooting, and then I'll buy me a gun, a firearm, license it with a carry to firearm, then that will be my security. Anyway, he can afford. That is one way where he can help. No? He can help. Hindi kay police lang lahat. Diba? So I think there are two things na, that's why I asked the question. Who are the probable suspect? And probably with you, then you can make that suggestion. No? They will believe you more. That is a good suggestion, sir. Actually, sir, for those, you have said that those personalities who can afford to have their own security, we have this what we call threat assessment. If there is threat on their life, we will conduct assessment, then afterwards, upon validation, we will introduce them to the police security and protection group, PSPG, in order for them to be provided with security. But not the police, not police. Because I will be deprived. You know, you put one policeman, how many? You are supposed to guard 1,000 policemen. One policeman for every 1,000. No? PSPG, sir, is not a part of our command. It is a different group, not part of the CNPPO or city police or any station in Sabuagat and Norte. It is a separate and distinct security organization of the PNP. So, those security personnel are being given to them if they have a threat assessment on their life. Then with regards to the installation of a CCTV or camera in their vehicle, that is a good suggestion, sir. I hope that some of our personalities or some of our known VIPs who cannot afford to have a security balance on their life, it's a good suggestion that they install TV or camera in their vehicle or as well as in their residence. Last question. Through your leadership, you know, with the police in your hand, we are relatively well disposed. These are things sometimes which you cannot anticipate, no? But crimes which can be anticipated, you are very good at that. That is why we have less crime index. No? The whole province, okay. This intelligence gathering is very important, no? Probably, you know, I read CIA, I read Mossad, no? Yung mga, what is very important to them is really the information. Now, we understand that we have this barangay intelligence network. How effective are they? Or are they only there as a
decoration or just for compliance purposes, because you know every time that the national government says you do this, we immediately organize but after organization report. Is that the prediction on that? Yes, sa organization after taking one report. Kaya nindot kayo ni sir, no? Kaninga itong ginatawag na PIN, Barangay Intelligence Network. Sa tinuod lang, naghanap kahit ang mga accomplishment, arrest of wanted person and other most wanted person because of these PINs that we have. It's of our barangays here in Sambuanga del Norte. So, hinahapot ang itong mga PIN niya, magpadayon niya po sa paghatag ng information sa atong mga kapulisan. O siguro ma'am, o sir, mas gusto ko na rin pong samantalahin itong pagkakataon na ito, kagaya sa nasabi ko kanina, kung ano bang mabiro po tayong information, relevant information as to the whereabout of our kidnapped victim and their abductors. Maaari po ipaalam sa ating numero na sa group number po natin, itong 0905-332-1952. Ulitin ko po, 0905-332-1952 or sa smart number natin na 0939-533-1235. Ulitin ko po, 0939-533-1235. That's your contact number? Hotline. Can you not reduce it to 3 or 4 digits? Because it's better to just a 9-11. But can you not make at least the UNP can come up with the provider, that's it should be only the hotline, 3 digits otherwise. The moment things happen, nakurumpa ka, then mayak. Matay. Sir, kasi po, ang ating the easiest means of communication nowadays is cell phone, sir. Everybody can afford to have cell phones. Well, if we have that landline, a possible informer will look for a telephone line. No, Director. What I mean is, right on the cell phone. You can have 3 digits or 4 digits. You can have. That's not only on the line. Yeah, I think so. It's a matter. No, look. When if you have a cell phone and you are subscribing, they will bill you, and they use only 3 digits or 4. They can do that. If they can do it, when these providers are very good in collecting, they can use 3 digits. Yeah, why can't the national team come up with more one so that madali, no? Otherwise, it will not very, very helpful me too. I cannot even memorize this. Yes, sir, we understand that. That is a very good suggestion, sir. And in fact, we will try to explore it further. If possible, we can have a 4 digits or 3 digits number that can be used in our cell phones. You are right, sir, that when there is an incident or emergency, particular person will be trembling and he might not even know the numbers what to dial. But with this 4 digits or 3 digits, it is easier for retention, sir. Because pagkakaroon, no, nana may number yatag, police 9 Zabana, no? Of course, when you dial it, you can have access. But if you put in 065, now when you put 065, pasig pusulot, di ba? So it's a matter of using ato announce ang report sa atong halandong na congressman. Atong acknowledge ang pag-iabot ng congressman Rosindo Laban-Laban. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Lipolo. Congressman, great naka. May adlaw kaninyong tanan. You see, there's a saying that you should not be always
coming early because when they say that early bird catches worm, that is if you are the bird. What about if you are the worm? Anyway, may buntag ka na doon doon, medyo may tagamay, right? Musta kayo pili, musta kayo lahat dyan. Yes, sir. Jose, very kwan ako. Thank you for coming, sir. Very timely manood po nga natin itong mga kapulisan. Last question before ta, kung labo-labo ang pangunta na ni Congressman Rosindo Labad-Labad, sir, atin dyan. Ito nga ang pili rito to. Time of response. Whenever a crime is being committed, time of response for the Philippine National Police to arrive at the crime scene. How many minutes or hours? Pili rito to, please. 10 minutes. Then, if the timely information will be given earlier, the earlier our PNP will be there. For example, if the incident happened more than 30 minutes and it was reported more than 30 minutes more, so there might be a strong possibility that the perpetrators are no longer present. So we need also the timely giving of information in order for our police to react immediately within a span of 10 minutes. Okay, thank you so much. 10 minutes, time of response. Ari, tamo-tamong katagalin ni Congressman si Lula Badlaban. Kayo, we are running out of time on board. Makayong lang nagamay ang mensahe po ni Congressman kabahin na sa kidnapping na ito po ni Sanipolo as the sitting Congressman of the 2nd District of Sabuaga del Norte kung sa po'y maingong na ito Congressman kabahin ni nga next time araw din natin ang tabo sa bakula. Una sa tanan, salamat nga nahimutan kabahin din karon sa programa. Siguro gamay na akong komentaryo regarding sa mga pulis. Sayod ko kasi PD is a very hardworking and a person with integrity. But it is my comment here would mean also to dig a little deeper in regards to the police. Kasi ganito yan rin, no? The police should be defined and the citizenry, the people would expect them and would somehow ask what is really the role of the police in relevance to their life. Their life would be in a daily activities or in the long journey as a whole. Now, how you are being defined as a police, be it you as an officer or your troops as a whole. Eh, minsan, mga tao ang tatanong, have you been the mirror of what the politicians want you to be? Or you should be the mirror of a kind of police that expect to respond the expectations of the people? That is my kind of preliminary. Now, if you're wanting to satisfy or to meet the requirements of the politician, then you become the Praetorian Guard of the elite, which is not, to me, is not the purpose of being you there as a police. So, sa akin lang, siguro, let us increase police visibilities, and as a leaders like ako, the provincial government, and other LGU units should also focus on helping and assist the police by providing them infrastructure and budgets so that they can be more effective, so that they cannot be just staying in one location and become a security agency of other special interests. Now, in the case of my job description, because hindi naman to pwedeng ano lang maging effective si PD or yung police kung wala din mga tutulong. Kailangan ito synergetic. I would like to bring you to somehow sa budget hearing namin. Natatapos lang, you know, Biyernes.
you know, the DILG is the fourth agency of the government who got the biggest allocations of the budget. Ang budget natin sa 2016, 3 trillion in summary. But number 4, na binigyan ng malaking budget ang ating DILG. 154.5 billion. 154.5 billion. So, malaki masyado ito para sa mga pulis. And I hope ang sistema ngayon na ngayon media, alam mo naman ninyo yan siguro at saka tagapanood. Ngayon tuloy-tuloy yung ating pagdaloy ng pondo papunta sa presinto. Hindi tulad noon na naiiwanan lang doon sa regional center or sa RT. Ngayon yung PMO eh, diretso na boss, diretso na doon sa mga presinto. So, in a way, kahit masyadong masasabi natin kulang o hindi masyadong supportive ang ilang LGUs, pero meron na rin kayo, hindi naman siguro sapat na sapat, but some amount to be used for the basic response or basic needs. So, hindi natin pinababayaan ang police. Sa 2016, 154.5 billion. Ilamang ang ating yan. Okay, thank you so much, sir. Now, pamunta na ba yun sa peace and order, security measures of kidnapping sa Diporo City at tutas politika kay hapit na buwan o mga oras, no? Naamag yun, ibalik mo yun na may manaybingon nga dito man niya ang iyang saan. Last time he was here, yun siya, balik siya October 11 para iya mo i-announce kung sa iyang political plans this coming 2016 election. So, right from the horse's mouth, so to speak, Congressman Rosendo Labanlaban, sir. Gihi mo ang saan para tumano. Tumaw nga. Naman tadir eh. Yan nakasaan man ta boss na mutugan. Dagang naminaw, so, in a temporary statement, meaning it's not yet really 100% final. Kaya wala pa mabod yun mo file. For now, in a temporary statement, the consensus of the party, when I say consensus, it's the whole group from the national to the local of the Liberal Party. I will temporarily report for your temporarily information. The wife of this humble representation will be subjected to be processed now for to file a COC to represent the 2nd district of Zamboanga del Norte this coming 2016 election. Temporarily. Okay. Temporarily, sir, may we know what is the real name of your lovely wife who will represent in your behalf? The real name and the real profile of my lovely wife. Pwede man sir, I think I can easily give it to you. But for temporarily time, I will not reveal it now. Because I want her to be here herself, okay. To be part of your host or to be part of your panelist. Asahan namin yan, sir, ha? Ito man ang saan para tumanon. Hindi. Ikaw na si Congressman na temporary information, temporary. I would add also to say, it is a temporary good choice. It's a temporary good choice. Okay. So, but despite the fact na file na o certificate of candidacy at mga politicians beginning tomorrow, October 12 to October 16, 8 to 5 in the afternoon run, dinabot mo midnight, dayon, matulpas kumiling kapon, pamunito na to, tulura ka mong supporters, ang kuyugod sa kandidato, parang nili, may mong piliyahan ang kumiling, no? So, kano sa kanji mo file na, sir? Within this week. Within from Monday to Friday. Yes, sir. Before the deadline. Before the deadline, definitely.
Pagkaya po, suspense. Atik na. Huwag man kung magkatang na yun nga. Kayo balita na, Martis, to anito, si Tapulano, si Tapulana, Martis na ito. Ano ba? Kayo para man po na nga, napi mga scoop po, labi na tulog ang media. Kay sa na na ang hindi matagaan o publicity, lingaw kayo, di ba? Right, that's right. Can I say a little more? Yes, sir. Regarding ahead, the peace and order? Yeah. Kandong istorya ni Mugani, that we all, of course, hope that the incident would not happen again. But the thing is, it can never be assured that those will not happen anymore. But let me share also some consciousness to our listeners and all, of course, to our people. That this problem cannot be solved by police alone. The participation of the citizens must be very imperative to put a stop on this situation, on this problem. Of course, yung police visibility nandiyan yan. Pero number one, I would always, kasi kahapon o kagabi, natapos meeting dito sa sindangan, 12 o'clock in the evening with leaders there, sila mayor, mga Sangguniang Bayan, because they have some fears or some reservations. But I told them one thing. One of the best response to live with terror is to live normal life. Because the moment you will have fear in your heart regarding this terrorist, I will tell you, building a tadaan. So the best way to handle terrorism is to live normal, but of course you have to prepare for the worst, kasi baka tayo naman ang subject niyan later on. So, tulungan natin ang police. If we suspect somebody or something that is very new or strangers, let us give the text to the police. Mga telepono, meron ka ba dyan? Mga police? Oh, yan. Maganda yan. We could also coordinate with our service provider. That's right. We could have 3 or 4 digits, sir, in cell phone number, sir, rather than the usual number, sir, for immediate dialing of would be victim or informant, sir. That's good. Hindi naman, wala naman siguro gusto na ganito mangyayari. Ngunit magtutulong-tulungan tayo rito instead of pointing fingers to somebody to be blamed. Yes, sir. Oh, sir, what do you? Congressman, ilitol pa niya lang si asawa. Para kayo mo kandidato man. No? Usap na po lang. One and only. Okay. No problem with Congressman in looking for his successor, Usaraman. And then, who is the top board opponent? I wish I could choose. But the only thing here is, in political game, and you know that, because you are our mentor. But as you want to be always prepared for anything, but one thing is that you cannot be sure of is your opponent. Kasi medyo usaha, you will be just caught by surprise. Yeah, but with your ability, I think you can create your own enemy. Okay, sir, so, another question. Last September 20, sa kulang book nila. September 20, bisita dire sa Kapiyansa ni Polo si former Governor Rolando Yves. Ganyan nga lang yung firma. Atong proyema na. Ngayon siya dire, and it is public knowledge na dire niya dire, lansar siya baling magka-gobernador. Pero ngayon siya, na o bulansar ko nung kapag ka-gobernador, musuportar ko na siya ni mo, dahil dinay ko ko na siya, muda yun o lansar pagka-gobernador. Basta ikaw ko mo yung lansar pagka-gobernador. Musuportar siya ni mo. Ini ko, men. Pag-uutang na lang, unsa may nanong congressman o nasa uban. Ini ko, men. Yeah, my comment would be, thank you for that comment. Pero, you know, as what I said,
it is already the consensus of the Liberal Party that this humble representation will finish its term on June 30 next year and will no longer seek for an office like governor or higher office, because I am requested by the humble secretary, former secretary of the DILG, to assist and help him in his campaign in a full-time basis, be it here in the local, be it there somewhere. O asa ko ilabay niya, asa ko niya ipadala, I will be his water boy, I will be his secretary, tanan ako ang waton para makatabang ko ni Marohas. Ano yung mga itagad ako kayong budget ng DILG, no? Kay nakita man po ka na mo the other night sa TV, ano yun ni Secretary Marohas, no? So, parang tinuon na tayo ang kwan. But definitely, once and for all, to stop the gossip and the grapevine business circulating in the province of Zamboanga del Norte, you will not run for governor, period. Temporarily, not until you have to final it at the 16th of this month. But yes, the Liberal Party will continue intact in the province of Zamboanga del Norte. We decided not to be wagging its tail so that in the end, we can come up with a good result in helping, especially for presidential candidates. Last question, sir, before we wind up our program, tax, kamay na kayo ha? Importante kayo ni tax, naman tubag din ni Congressman. Liberal Party, sa 3rd District, Congressman, isa gani ang matog. 2nd District, ikakaroon City, Congressman Rosindo Labad-Labad. Sa 1st District, si Congressman Seth Frederick Bullet Halosos. Mabalik karong October 18. Tawa ni former Governor Yebes of ni former Congressman Cesar Halosos. Silang mabisita po nato sa Kapiyansi ni Forum next Sunday po. Ako nang ipangutana, ako nang ikuan ng senaryo, Governor, Liberal Party, Governor Roberto Y. Uy, Mayor of Forum City, Mayor Evelyn T. Uy. Do you believe and do you think na kini na hitabong karong kidnapping, maka apikto ni pag-ayo sa election campaign o di ni masulbad? Because we all know na ang gikidnap na si former Italian priest Father Rolando Del Torcio is a good friend of Congressman Rosin, isa ganyan matong and yours also good friend, no? You're a good friend of him. And actually, he is occupying sa ABC compound and your choice. Meaning to say, they're close po sila ng Mayor Evelyn Uy. And then, dako makaayon siya nga issue karon na international issue na magaling ni. Do you think and do you believe na kining kidnapping karon nga case baka pa mahimo ni nga election issue o makagubak sa inyo ang kampanya sa Liberal Party? Your comments, please. Of course, mahimong issue. Because this is the kind of a weakness that can be easily thrown to us. But, makaapiktar ba? It is the perception should always be, the perception should always be coming from the people, which is the electorate. So, on how we are going to put a resolution to this, which is on process, we are doing it now with the police. It would always, I would say, it would always be depending on the result of the pursuit. So, we're hoping that this will end into a resolution. And I'm hoping that in the end, these things cannot be repeated. But you know, who is going to know what will happen tomorrow? It's only God knows. So, mahimo bang issue? Yes, sibo, gini siyang issue, kay mo man gini mansa karon. Pero makapintar ba? It is always the people to appreciate and has the perception. So, moro na yung makomentaryo na. Thank you so much. Sir, final question, Sir Natoy? Yeah, one question lang si... Sige. Temporarily. What is your time frame? Or timeline to recover the victim?
Sir, we cannot give you timeline, sir, because we are developing our information. We are trying to pursue the culprit, the suspect, or who did it. We cannot give a definite time frame, because if we will give a definite time frame, and if we cannot give a positive solution on a particular time frame, then it will go back against us. So we'd like to ask the assistance of all our committee to help us to solve this issue the much earlier the better. Last question to Congressman. Okay, Congressman. Apat yung kiri pa diyon. Ayun po lang congressman sa third, second. How about sa first district? Kisa may kandidato sa LP. Are you saying congressional candidate? Yes, yes. I will give you an update that until now there is no clear yet candidate, because I believe si Governor Berto Hoy already made an endorsement in regards to his nephew. But there is another citizen who lobbied also that he will be given the final blessing. So it is all up to the leadership of the national leaders for the Liberal Party to decide. It's no longer in my hand. It is now, we already submit that to the national leadership of the Liberal Party to decide as to who is going to be the final candidate for the congressional seat for the first congressional district of Zamboanga. Okay, so thank you so much. Wala naman tayong panahon, wala naman tayong questions, no? So mga yun na lang parting words and statements, gikan sa itong mga bisita, karubutaga, o nagpasalamat yung tagdako nga nitong handle na itong Philippine National Police para at least ma-assure na itong mga katawan na the Philippine National Police is doing their job, no? Parting words and statements, gikan kang Police Superintendent Kiram Jimlani, sir. Maayong buntag ulit. Sa mga katawan, tulungan niyo kami. Sa mga kriminal, tama na yung kalukuhan niyo. Sana magbago na kayo. Thank you so much. From Police Superintendent Rocky Laungayan, spokesperson at Philippine National Police, Zamboanga del Norte. Maayong buntag once again to all the people of Zamboanga del Norte. We all want a safer place to live, work, relax, and do business with. This is, in fact, our battle cry. The battle cry of the leadership of the PNP here in Zamboanga del Norte. And we're hoping and looking forward that makipagtutulungan po kayo sa amin. At in advance, maraming salamat po sa pagbigay ng information. Thank you. Thank you so much. From the OIC Provincial Director, Police Superintendent Redentor Tosto, sir. First of all, thank you very much, ma'am, sir, for inviting us here. Sabi niya, buti yung congressman, sir. Thank you very much po, sir. Ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan na kung meron po kayong alam o any information that will help us a lot in our investigation to determine and know the suspect, please give it to us and we can, so that we can pursue the perpetrator, the suspect. And again, your police in Zamboanga del Norte is doing its best, making its proactive measures to prevent all these incidents. We have our deployment, we have our all our chief of police are being reminded to constantly talk to their to their people or to the men to conduct and be proper in their policing system. And we hope that
you know that we are wanting in some aspect, particularly in the equipment of the police, because as you would all know that Sabah Norte is being surrounded by coastal areas, and si Asset alone, your police do possess that. Wala pa po kami dito, it is a perennial problem na po ng kapulisan natin, wherein our police cannot go after those perpetrators by means of sea. So we hope that because of this another incident that occurred in our province, there will be a provision for us or from the LGUs to procure or set aside a particular budget to purchase speedboats that can go after those bad elements. And we are appealing to our good congressman, sir, that this could be given due concern. And thank you very much. Thank you so much, PD Rene Torretosto, for your time. Kauban ang Kabis Kapiyan sa Lipolo Marbutagan. Last but not least, from our honorable congressman of the 2nd District of Zamboanga del Norte, the very energetic, approachable, and very able congressman, Rosendo Rabandabat, sir. Sa tanan, masalamat ko ni mo, Ma'am Edith. Sa kinatibukan, I would say, basin, murag matawag ang katapusan na lang na ako rin pag nga ni Dire, sir, kay hindi ko dili na ta politiko, wala naman tang kayo sila pa muragwa naman kayo. June pa magkamo ka na ako, June 30. So, naman pa mga proyekto. Sige lang, accompany ka muna. But overall, walay hunong pasalamat, walay hunong pagdambo para sa katawan. Pero special concern po ni sa ito ang bisan order karon. Punta, dilita magkinudloay o pagbasulay, kundi magkinabangay ta. All the more nga kinikaroon magkinabangay ta sa kapulisan, sa lokal nga kagamhanan, sa mga nagkalain-lain nga mga lungsod. Because bisan ang usa ka ordinaryo yung tao, magkahimo gyapon siya o pagtabang. We have text, the power of the technology. Importante ka. Thank you so much, Congressman Rosendo Labanlaban. From the panel, Fons Roda from the Philippine Information Agency. Okay, dear, salamat natin sa itong mga bisitay kay Kansa PNP o kay Congressman Labanlaban. Ako lang mahinaot, tinunta ang kaluwasan sa kidnap victim na mo'y nakakatagog man sa karon sa itong lugar. Nga gani, nahimot na hinuntan nila o nahimot sikat karong panahon so kay dili na pahitabo ang katapusan na abduction kay dili sa ingon sa lusipusin dili ko na kidnapping kay dili na bata abduction na kuno kay dakona ato na pahinaluton o unta ang dili lang nga pasakitan o unta madala o sa negosyasyon na mahitabo alang sa karuwasan sa Italiano o kung former priest nga suwi Roberto del Torcho o galang sa itong masutin sa Bernal Orlando, ato sa Masuki, di ba nila, nakuha naman nila ang hotline, cellphone phone number sa PNP. Kung hindi siya may nakamatikot, o asa din sila karon, ayaw daw mo makuli o text para sa daling solbaran sa kaso may muta. Salamat, Fons. Still from the panel, last but not the least, former Congressman Attorney Rosilio Matoy Barinaga. Salamat din sa itong Congressman. Si Dodoy, dagang nahimo, ato sa PNP Director, Provincial Director, si Redentor, o si Rocky, o si Kiram, o sa itong mga suking pamiminaw, karon kay ang ilanat sa politika, ani naman ka nato, inaot na hindi nato kalimtan, pagpumati, sunod, Domingo, no, kay ano mo na itong election, no, mabibog yun eh. Dadakan salamat, o have a happy Sunday. Thank you so much, Sir Mato. To God be all the glory. Thank you so much. Kato Kang Silbert, Adriatico Dunduyano, sa atong IT Director, nga may nagdala sa atong live streaming www.awanamipolog.bibli.com sa atong social media all over the world. Sa atong YouTube, click lang ang Kapiyan sa Dipolog. Natanan na itong mga edition sa Kapiyan sa Dipolog, including today, no? Nga kauban sa itong mga guests.
sa ato ang radio, no, nagdala sa tingog na to, kanunay matag Domingo ng tanan si Taxi Lumba, pinagi sa DXTR AM 981 kHz o ingorat sa 94.1 MHz sa IFM. Dito sa estasyon si Dani Luob, kauban sa atong station manager na si Mr. Edgar Dagomo. Kini si Edith Pahintutubong, inyong regular anchor and host sa Kapiyan City Forum. Mayong kaninyo, happy Sunday, God bless us all. Studio, take it away. Picture,